Yung isa sa mga breaking news ngayon, ibebenta ni Mark Cuban ang majority stakes ng Dallas Mavericks kay Miriam Adelson, isang hotel tycoon. Ang range ng value na ibabawas kay Mark Cuban or pagbebentahan niya, $3.5 billion. Ang value ngayon ng Dallas nasa around $4.5 to $5 billion. Magiging kakaiba ang setup ng Dallas dahil kahit hindi na si Mark Cuban ang majority share owner ay siya pa rin ang magkakaroon ng control sa Dallas Mavericks. Yun ang pinaka-unique or kakaibang deal sa NBA ngayon. Si Donna Adelson nasa $20 or $32 billion ang net worth, ikalimang pinakamayamang babae sa buong mundo. Pero bago niya binili yung franchise ng Dallas, actually in process pa lang, nagbenta siya ng shares ng Las Vegas Sands, yung corporation na nag-handle ng mga luxury hotel. Parang ito rin yung may-ari ng Marina Bay Hotel sa Singapore at sa ibang parte ng Asia, so worldwide yung operation nila. Ilang oras bago nabenta yung mga shares na yon ng Adelson family, hindi pa alam kung anong team ang bibilhin nila hanggang lumabas yung Dallas Mavericks. Marami na kasing sports team ang lumipat sa Las Vegas, ang pinaka-recent doon, Oakland A's ng MLB. Magtatayo din ng bagong arena doon na matatapos by 2028. Ito yung tinitingnan dyan na pwede mangyari sa Dallas Mavericks. Si Mark Cuban pa rin ang tatayong bossing ng team dahil naman sa bagong may-ari ay isang hotel tycoon na alam nyo na kung anong meron doon ay magkakaroon ng collab ang Dallas. Ang may-ari din ng Las Vegas Sands ay magbe-benefit na magkakaroon ng sabi nating content tax exception. Sinabing konti pero 100 million pa rin ang mababawas sa tax nila dahil kapag nagpatayo sila ng isang arena na yung team owner ay makakatipid ng ilang taon sa property tax. Sabi nating merong casino, hotel at arena. Yun kasi kalimitan ang ginagamit ng isang city para makahikayat ng tinatawag nilang maglagay ng isang team sa kanilang city. Tataas din kasi yung value nila. Ang NBA ngayon ang tinitingnan ay Las Vegas bilang isang expansion team. Either pwedeng magkaroon ng chance na lumipat sa Las Vegas ang Dallas dahil yung mismong may-ari naman dun ay merong mga property at isa din silang property corporation. Pero parang may tamang terms talaga dun, nakalimutan ko lang. At ang main attraction ngayon ay Las Vegas para puntahan ng mga sports team. Dahil ngayon, mahirap na ang makalipat ng isang team papuntang Las Vegas dahil kailangan yung ma-approve ng mga team owners. Dahil yung mga team owners naman gusto rin pumunta ng Las Vegas. Ang Oakland A's bago nakalipat or lilipat pa lang, kinailangan nila ng approval mula sa 32 owners ng mga teams. So may mali pala ako kanina nung tiningnan ko ulit. Miriam Adelson pala yung pangalan ng bagong may-ari ng Dallas. Mas mayaman kay Mark Cuban, ang tanong nga lang doon gaano siya ka-willing na gumastos ng malaki sa mga players, lalo na sa gaya ni Luka at ni Kyrie. Si Mark Cuban ang may control pero since iba na ang majority stake owner, doon kasi kukunin yung operation expenses.